Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, naku, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita kasi wala lang, busy lang sa buhay-buhay ganyan, sa mga bagay-bagay. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-share sa inyo yung topic natin today, which is yung aking birth story. I gave birth via emergency cesarean section last July 12, 2019. And I gave birth to my healthy baby boy. Ayun, ikukwento ko sa inyo yung story ng panganak ko, bakit ako na cesarean, and kung paano iwasan ng cesarean. So, ito, nilista ko siya dito sa aking Suki day book galing sa Mercury Dog. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo subscribe, alam niyo na ang gagawin. Please subscribe down below. Okay, so startan na natin. Pag-usapan natin yung pagbubuntis ko. All in all, wala akong problema. Kompleto ako sa check-up. Wala akong gestational diabetes. Walang problema sa ultrasound. Kompleto lahat. As in, wala. Talagang iniingatan ko yung sarili ko kasi gustong-gusto kong mag-normal delivery. Kaya nga, sinusunod ko lahat ng sinasabi ng OB ko, kung anong dapat kong inumin ng multivitamins, lahat ininom ko, lahat ginawa ko. Ayun, mabait na bata talaga ako nung nagbubuntis ako kasi yung mother ko kasi, 3 times na cesarean sa aming magkakapatid. So, ayoko sanang maranasan yon kasi alam ko yung hirap eh ng cesarean eh. Talagang major surgery siya and talagang kinakatakutan ko siya kasi, di ba pag cesarean may limit lang ng children, sabi nila 3, ngayon 5 na yata eh. Around 32 weeks pregnant, medyo magaan daw yung si baby ko sa loob ng tiyan. So, niresetahan ako ng OB ko ng amino para tumaba-taba naman siya, bumigat-bigat. And nagkakain din ako para naman bumigat siya, di ba, paglabas. Hindi yung underweight siya. Kasi ang alam ko, pagka below 2.5 kilos ang baby, ma-incubator yata yon. Yata, I'm not sure. So yon, nag-aamino ako, nagkakain ako, and ang tumaba is ako. Kasi pinanganak ko siya ng 2.6 kilos. Parang pasang-awa, di ba, sa 2.5 na minimum. So, yun nga, nung medyo nasa end na ako ng pregnancy ko, nasa 38 weeks pregnant na ako, talagang gusto ko ng mga anak. Kasi meron ng mga nanganak ng ganung weeks eh. So, ako, todo lakad ako, inikot namin yung Mega Mall, SM MOA, inikot ko yung bahay namin, inikot namin yung village na to, para lang bumaba yung tiyan ko. Kasi yung tiyan ko, sobrang taas niya. Parang ayaw talagang bumaba ni baby. Eh, gustong-gusto ko na siyang bumaba kasi yun yung talaga mag-engage na siya sa pelvis mo. Yun yung ready na siyang lumabas. Hindi lang yun ang ginawa ko. Nag-exercise ako, nanood ako ng mga video sa YouTube kung paano pababain yung baby para magkaroon ka ng normal delivery. Uminom ako ng pineapple juice, naglagay ako ng Ifprim, yung tawag nila, yung capsule. Ifprim, parang pinapasok siya dun sa mo para matutunaw siya, ano siya eh, oil, matutunaw siya, and then kapag ka napunta siya sa cervix mo, makaka-help daw yun na mag-dilate or yung bumuka. So, yun, hindi siya niriseta ng OB ko, pero ginawa ko kasi nagbasa-basa ako sa mga Facebook group ng mga first-time moms and usapang nanay, etc. So, huwag niyong gagawin yun kasi kunin niyo muna yung permiso ng OB niyo. So, ayun na nga, 38 weeks yun, diba? Hanggang sa mag-due date ako, ganun lang ang ginawa ko. Pero yung tiyan ko, ang taas-taas pa din. Hanggang sa due date ko, chinek ng OB ko kung ilang dilate na ako, ilang cm dilated na ako. So, chinek niya una, masikip na 1 cm, almost 1 cm lang daw. So, nung check-up namin na yon nung due date ko, actually, before nung due date ko pala, may check-up kami, may membrane sweep niya ako. So, kung hindi nyo alam yung membrane sweep, yun yung talagang ibubuka ng OB mo yung cervix mo, and hindi siya masakit pero sobrang uncomfortable niya. Ayun, hanggang sa yun nga, due date ko, 1 cm pa rin ako. Ang usapan namin ng OB ko, if ever na lumagpas ako ng 40 weeks, hanggang 41 weeks lang ang hinihintay namin. Kasi yung OB ko kasi, hindi daw siya naghihintay ng hanggang 42 weeks. Kasi medyo risky na daw, hindi siya nag-ooperate ng 42 weeks. So, kung maaari daw, before 42 weeks, kasi nakakatakot nga naman ma-overdue. So, ako, sinusunod ko naman yung OB ko. Ngayon, iba-iba tayo ng OB, iba-iba tayo ng maniniwala, merong mga OB na gusto sagarin hanggang 42 weeks, di ba? So, yun, nasa sa inyo na yun kung susundin nyo yung OB nyo or hindi. Ako, sinunod ko yung OB ko kasi tiwala naman ako sa kanya. So, pag daw lumagpas ako ng due date ko,
ang usapan is sa 41 weeks ko, kailangan na akong i-induce. So, ano yung induce? Yun yung talagang lalagyan ka na ng gamot via IV or sa mismong cervix mo para pilitin na manganak ka na. Pinapapili na ako ng date. So, ang 41 weeks ko na sakto is July 12. So, sabi ko sa OB ko, ayoko ng manganak ng July 13. So, ang in-schedule ko na induction is July 11. Para kung sakaling kinabukasan pa ako manganak, July 12 talaga siya. Ayoko kasi ng 13 kasi parang malas na number. So, yun nga, umabot ng July 11. Walang sakit na nararamdaman ng tiyan ko. Walang hilab, wala talagang sign na manganak na ako. July 11, nagpa-admit na kami sa hospital para magpa-induce. Around 11 a.m., nag-start na kami ng medications. Ang ginamit sa akin is prostaglandin gel. Gagamitan ka ng spectrum, kung yun ang tawag doon, di ba spectrum? Then, igaganyan yun. And then, yun nga, i-inject yung gel sa mismong cervix mo. After mga 5 minutes siguro, naramdaman ko na tumitigas-tigas yung tiyan ko. So, yun pala yung tinatawag na contractions. Nung una, naninigas-nigas lang. Tapos, nung patagal-tagal, medyo sumasakit-sakit na. May interval yung sakit niya, di ba? Sasakit, tapos mawawala. Tapos, mamaya-maya, sasakit na naman. Ganun yung contractions. So, edi yun. After 6 hours, remember na 1 cm ako nag-start. After 6 hours nung painful contractions na yun, chinek ako ulit ng OB ko kung ilang cm na. And, yun nga, 1.5 cm pa lang. 0.5 lang yung binuka ng cervix ko. So, nilagyan ulit ako ng gel. Yung pangalawang lagay sa akin ng gel, yun na yung time na sobrang sakit na talaga ng contractions ko. Kasi every 2 to 3 minutes apart yung hilab niya. Talagang, napapaganan ako. Ayun, so gabi na yun eh, buong gabi, ganun, 2 to 3 minutes apart yung sakit. Inabot na ako ng July 12, kinabukasan, 7 a.m, chinek ulit ako. Nandito kasi yung story eh, sorry ah. So, chinek ulit ako ng 7 a.m, so yun, 4 cm na. Sobrang saya ko nung kasi sabi sa akin nung nurse, oh yan Miss CAMYL, 4 cm kasi is considered active labor na. Nasa active labor na ako, talagang anytime pwede na akong manganak. Ini-start na nila yung oxytocin sa IV ko para makatulong. Yun na nga, tinodo-todo na nila. And, ayun nga, times 10 yung sakit nun. As in, sobrang sakit na talaga. As in, alam ko ngayon ako manganak July 12. Ang nasa isip ko lang nun, sana ilabas na yung baby na to sa tiyan ko. Kasi sobrang sakit na talaga. And, hindi ko na maalala actually. Kasi, alam mo yun, parang foggy sa alaala ko. Around mga 3 p.m, inaii ulit ako. Ayun na, 7 to 8 cm na ako. Siyempre, ang saya-saya ko noon kasi, oh my god, hanggang 10 cm kasi yun eh. Oh my god, 8 cm na, malapit na. Pero, dito na nagka-problema. Na-stuck ako sa 8 cm. So, 3 p.m. yun, di ba? Mga ilang oras na yung lumipas. Isang oras, wala pa rin pagbabago. Ako, iring-iri na sa, talagang, dok, hindi ko na kaya, naiiri na ako. Gusto ko nang ilabas yung baby. At sabi sa akin ni OB na hindi daw pwedeng ilabas yung baby ng 8 cm. So, kung hindi pa siya magbubuka ng isa pang oras, isi-cesarean na daw ako kasi medyo delikado na nga daw para kay baby. Kasi parang yung ulo daw niya mahaba na. Kasi nga, maliit lang yung butas. So, ayun, ang sa akin lang naman, okay lang kasi para naman sa amin ng baby yon, 'di ba, yung CS. So, iniiren ng OB yung permission ng asawa ko and ng mami ko kasi nandun sila eh. So, okay din naman sa kanila. So, sabi ko, "Doc, sige kung i-cesarean nako, sige na. I-cesarean na ako ngayon." So, ayun, around 5 p.m. pinasok na ako sa operating room and the rest is history. 5:41 p.m. baby out na and yun, ang sarap-sarap sa feeling. Yun yung isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko kahit sobrang sakit, sobrang hirap talaga. Yung pictures pala, kinausap nung asawa ko yung nurse para idalin yung camera namin para picturean yung, yun nga, yung panganak ko. So, ayan, may picture kami. Hindi ko lang alam kung pwede yan sa lahat ng hospitals, pero kailangan, tanungin niyo muna yung OB niyo kung pwede magpasok ng camera and magpa-picture sa nurse. Ang saya kasi meron kaming remembrance na, ayun, ito na yung baby ko. So, ayun na nga, yun ang story ng aking panganganak via emergency cesarean section. So, ngayon naman, magbibigay ako ng tips para maiwasan niyo mag-cesarean. So, ito, yung mga tips para sa akin
para sa akin lang ah, wala tong scientific basis, hindi ako expert, blah blah blah. So, una, galaw-galaw. Importante yung paggalaw-galaw para yung balakang nyo mag-open up at kumasya si baby. Galaw-galaw para bumaba siya. Kahit nagli-labor na kayo, gumalaw-galaw kayo. Kasi nakakatulong yun sa pain and yun nga, para mas mabilis yung panganak nyo. Number 2, be healthy throughout your pregnancy. Eat vegetables, proper diet. Ayun lang, tamang weight, maintain tamang weight. Number 3, don't stress yourself kasi masama ang stress sa baby. Ay, alam mo yun, makaka-apekto yun overall. Number 4, be ready for anything, mapa-normal or cesarean, dapat ready kayo. Kasi hindi nyo naman alam kung anong mangyayari, diba? Kahit na gustong-gusto nyo mag-normal, pero kung cesarean talaga, wala kayong magagawa. And last but not the least, don't rush. Ito talaga yung, ito yung isa sa malaking reason kasi hindi kami naghintay. Dapat, hinihintay nyo kung kailan ready si baby. Hindi yung nagmamadali kayo, katulad ko. Dapat, kung makakaya nyo maghintay ng hanggang 42 weeks, hintayin nyo. Kasi, baka mali yung bilang ng weeks nyo, mali yung, alam mo yun, maraming pwedeng hindi natin matantya. Ayun lang masasabi ko, kausapin nyo yung OB nyo kung kayang maghintay ng hanggang 42 weeks. Isa rin yun sa mga, hindi naman sa pinagsisisihan, pero sana ginawa ko. Sana kinausap ko yung OB ko na maghintay pa ng kahit ilang araw, diba? Pero huwag nyo naman sobrahin kasi masama ma-overdue, okay? So, usap na lang kayo ni OB kung anong kailangan gawin. And trust your OB. Trust lang talaga kasi sila yung mas nakakaalam, sila yung may experience. Ayun, so yun lang for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos, mommy life videos like this. I hope to see you next time. Bye guys!